So yan, no? So kamusta mga ka-streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-streetwise, no? Siguro alam naman po natin na ngayon nga po, ang ating Presidente Bongbong Marcos ay nasa Malaysia. Meron siyang state visit at maya-maya lang, no? Ngayong araw din po ay babalik na nga po siya sa Pilipinas. So ito nga po mga kababayan, dito lang po ako talaga nagtataka. Kasi nga po, marami po tayong mga kritiko at yung iba nga po ay medyo eng-eng pa, no? Na binabatikos nga po nila ang ating Presidente Bongbong Marcos na sinasabi nga nila na ang ating Presidente nga raw po ay puro gala sa ibang bansa, puro gastos daw para magbakasyon. Diba kung hindi ba naman eng-eng tong mga to, ang pinunta po ng ating Presidente dyan nga po sa Malaysia ay state visit. So magkaiba po yung state visit sa bakasyon. At ngayon nga mga kababayan, no, para lang ito dun sa mga taong walang alam, no, na ang sinasabi nga nila na yung pagpunta nga raw po ni PBBM sa Malaysia ay malaki na naman daw po yung gagastosin nga raw po ng gobyerno dito. Kung di ba naman eng-eng itong mga to, no? So ito, pakita ko na lang po sa inyo to para makuha po natin yung narrative nga po ng content po na to. So ito, nung isang araw pa to eh. So ang sabi dito, okay, ito galing ito sa PCO ha, sabi dito, look, President Ferdinand Marcos Jr. together with First Lady Lisa Marcos and the Philippine delegation arrive in Kuala Lumpur, Malaysia for a state visit. So tandaan po natin mga kababayan, no, na ang pinunta nga po ng ating presidente nga po doon ay state visit at hindi po bakasyon. Bukod nga po sa magkaiba nga po ng spelling, yung state visit at saka yung vacation, magkaiba rin po yung meaning niyan, mga eng-eng. Engot talaga. At ito rin po mga ka-streetwise, no, ito nakita ko to sa mga comments. Actually maraming ganito eh. Marami po ako nakita na mga ganitong klaseng mga comments. So mag-example lang po ako ng dalawa. So sabi nga dito, no, now Filipinos already knew about pledges. When our chief went travel abroad, it's just expenses, not ROI. Tapos sabi pa dito, gastos lang yan. Asikasuhin mo, pangangailangan ng farmers. Ay, naku mga kababayan. So ito mga ka-streetwise, no, ito sobrang basic lang kasi nito. Diba? Sobrang basic lang po kasi nito mga kababayan. Kapag meron po kasing state visit nga po, ang dalawang nasyon, yung gumagastos nga po ng mga expenses nga po doon ay gastos po ito ng host country. So sobrang basic lang po niya, no. So ang sabi nga dito, no. So ito basahin lang to natin dito, no. Sabi dito. State visit. A state visit is formal visit by a head of state to a foreign country at the invitation of the head of state of that foreign country with the latter also acting as the official host. Yun, bali nga po sa kalagayan nga po ng Pilipinas, yung official host nga po dito ay yung Malaysia. And then, kung i-continue lang po natin dito, no, makikita natin dito, no, while the cost of the state visit are usually borne by the state funds of the host country, most nations host fewer than 10 state visits per year, with some as few as 2. So mga kababayan po kasi, magastos po talaga yung state visit. Kaya nga po, ang ginagawa nga po ng ating presidente, siya po yung pumupunta nga po dun sa bansa nga po na yan para po mas maliit po yung gastos kaysa po tayo yung mag-invite nga po ng mga head of state papuntang Pilipinas. Sana mag-gets nyo ibig kong sabihin, no, mas magastos po na tayo yung mag-i-invite kaysa yung presidente nga po yung pupunta dun nga po sa bansa nga po na pupuntahan niya. So ito nga po kasi mga ka-streetwise, no, kung mapapansin nga po natin, yung paraan nga po ni PBBM para nga po makipag-usap sa mga ibang leaders nga po ng ibang nasyon ay karamihan po talaga dito, actually hindi karamihan eh, halos lahat po dito ay state visit. Kasi ito po kasi yung medyo hindi nalalaman po kasi ng mga ibang kababayan po natin na mas magastos po talaga na kung papapuntahin po natin dito yung mga bansa po na yan kaysa tayo po yung pumunta sa bansa nila. Kasi ito lang, no, kukwento ko lang sa inyo mga kababayan, no. Ako po kasi nagtrabaho po ako sa Kuwait. And then yung trabaho ko nga po doon ay sa palasyo mismo ng hari. So nakita ko po talaga na once nga po na nag-i-invite nga po yung gobyerno ng Kuwait. Ito lang ha, ikukumpara lang natin, no. Yung gobyerno ng Kuwait nga po sa bansa nila, gastos po talaga ito ng gobyerno ng Kuwait kasi unang-una dito yung security and then yung transportation from airport to embassy or whatsoever or papuntang palasyo. And then syempre yung accommodation at saka yung pagkain. So ganun din po yung nangyayari nga po sa mga state visit nga po ni PBBM. Kaya nga kung makikita ninyo sobrang gara eh, sobrang ingrande ng pagtanggap nga po ng Malaysia sa ating presidente kasi nga ginastosan po yan ng Malaysian government. So para malinaw lang po mga kababayan, no, kasi ang sinasabi kasi ng iba, masyado dong
gumagala sa bakasyon si PBBM. So gastos daw po ito ng gobyerno. Hindi naman po ito 100% na libre. 'Di ba? Pero ang sinasabi ko lang po kasi dito mga kababayan, mas magastos po kasi kung tayo yung magi-invite dito ng mga head of state kaysa si PBBM ang pumunta doon sa bansa po na yun. Di ba? Sobrang basic lang nun eh. At ito mga kababayan, ito yung medyo nirireklamo kasi nila. Ito. Ito kasi, nakita ko to sa post nga po ni House Speaker Martin Romualdez. Yan. So, sabi nga po ni Martin Romualdez kanina lang, no? Okay. Kasama si Pangulong Bongbong Marcos at Department of Trade and Industry, Secretary Alfredo Pascual. Nakipagpulong po kami sa mga opisyal ng Malaysian Chambers of Commerce at iba pang Malaysian business leaders dito sa EQ Hotel sa Kuala Lumpur, Malaysia. O tulad nito, merong venue, EQ Hotel, sa Kuala Lumpur, Malaysia. So, syempre, merong gastos dyan. Ito naman po, gastos po ito ng gobyerno nga po or Malaysian Chambers of Commerce nga po ng bansa nga po ng Malaysia. So, ito nga po yung isa sa mga nireklamo nila. Bakit palaging may kasama si PBBM na sinasabi nga nila marami? Kasi dito po mga kababayan, no, makikita po natin dito, nakasama nga po si House Speaker Martin Romualdez at saka si Alfredo Pascual. Ang alam ko, kasama pa nga ngayon dito si JB Ejercito sa Malaysia. Pero ito lang mga kababayan, sobrang basic lang kasi nito. Ito yung mga bagay na sobrang simple lang na kapag pinaliwanag mo, hindi pa rin po nila maintindihan. So ito mga kababayan, makikita natin dito na ito po yung pictures nga po nung paglapag nga po ng eroplano nga po ni PBBM sa Malaysia. At kung makikita nyo nga po dito, yung pangalan nga po ng eroplano ay ito ha, lakihan natin ito. Ito, A321neo. So Philippine Airlines A321neo. Na ito po ay meron po itong capacity 168 seaters. So ibig sabihin nun mga kababayan, meron po itong kapasidad na pwedeng sumakay na 168 na tao. So ang pinupunto ko lang dito mga kababayan, no, isang tao o 168 po na tao, yung sumakay nga po niya sa eroplano po na yan, iisa lang po yung gastos dyan. Di ba sobrang basic lang yun eh, kasi pumunta ka na sa Malaysia, o may dala kang eroplano, itong 1321neo. Isang tao o 168 po na tao ang sumakay dyan, ganun lang din po yung gagastosin ng gobyerno dyan. O so syempre, di ba total, state visit naman yan at sagot naman po ng host country yung mga gastusin at meron kang eroplano na meron nga pong 168 nga po na capacity, so i-maximize mo yung resources. At ito nga mga ka-streetwise, ito yung pinaka-good news dito. Ito yung nabalita na rin to kanina eh. Pero syempre daanan na rin po natin na galing ito sa PCO, Presidential Communications Office. So sabi dito, okay, PBBM Malaysian Business Leaders commit 285 million investment to Philippines. So meron pong investment nga po, napaparating nga po sa Pilipinas na 285 million dollars. So mas maraming investment, mas maraming trabaho. Kaya nga po bumababa nga po yung unemployment rate po natin sa Pilipinas dahil nga po sa mga investment nga po na pinagpaguran, pinaghihirapan po ng ating presidente. Hindi po bababa yung unemployment rate po ng Pilipinas kung walang ginagawa yung presidente po natin. At ito nga po mga streetwise do, para nga po malinaw, si PBBM na nga lang po yung mag-explain nga po sa inyo yung tungkol nga po dito sa 285 million dollars investment ng Malaysia sa Pilipinas. Panoorin natin. The investment commitments that we have received thus far are valued at around $235 million, which is a good indication that there is strong interest from Malaysia to invest in the Philippines. The engagement with Malaysian companies and business leaders this morning yielded very interesting and what I believe will provide, have a potential for mutual beneficial outcomes for both Malaysian and Philippine companies. Ayan ha, so meron po tayong investment nga po na paparating. So ito mga kababayan, dun sa mga nagrireklamo na puro bakasyon at puro gastos lang ang ginagawa ng presidente po natin kapag lumilipad po siya sa ibang bansa. So ito, well sana malino po itong explanation ko po nga na to. So mas maganda nga po dito mga kababayan, no? Kahit hindi nyo na po i-share tong video po na to, i-share nyo na lang po yung message. Kunwari, ano, kasi ako minsan natitrigger ako minsan eh. Kunwari, meron kayo nakitang comment na medyo may katangahan ng konti. So at least meron tayong isasagot sa mga hayop na yan.
Pero yun nga lang po kasi mga ka-streetwise, no? Kahit na anong explain po natin sa mga taong bitter at sa mga taong yung paghihirap nila sa buhay ay sinisisi nila palagi sa gobyerno. Kahit anong explain po natin dyan at kahit na logical at sobrang linaw, hindi po nila maintindihan yan. Kasi nga, bitter. Oh. So yun lang po mga ka-streetwise, no? Maiksing content lang po ito, no? So kayo po ba, okay ba sa inyo itong ginawa nga po ni PBBM? Siyempre, okay to, di ba? Trabaho to, eh. $285 na investment nga po na paparating po sa Pilipinas. At mga ka-streetwise, no, sobrang linaw naman po, no, na bumababa po talaga yung unemployment rate nga po sa Pilipinas. Bumababa po talaga. At dahil po yan sa mga state visit nga po ni PBBM. So yun lang po mga kababayan, no. So kayo po, ano pong masabi nyo nga po sa content po natin ngayon? Paki-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takeo Romemo, to. Babush!